Good morning, guys. So dito sa Munstertal ay sineselebrate ngayon ang Corpus Christi o the Fronleichnam. So 2 years din hindi na celebrate ang Corpus Christi dito gawa nga ng pandemic. So itong pinapakita ko ngayon sa inyo ay flower carpet o the Blumentee fish. So ito ay ginagawa taon-taon bago sumapit yung summer, dahil nagmumagkara na yung mga bulaklak sa paligid. So itong mga bulaklak na ito ay sa mga bahay-bahay lang, hinihingi lang or dinodonate dito. So kaya sila naglalagay ng ganitong carpet para ito yung daanan ng Corpus Christi mamaya after ng mass. So ang gaganda ng pagka-design nila, parang picture siya na gawa sa mga bulaklak, mga petals. So ginawa ito kaninang umaga lang, hindi pwedeng magdamagan kasi malalanta yung mga bulaklak kaagad. At saka hindi rin alam, baka biglang umulan or mahanginin ang mga bulaklak. So mainam na gagawin ito mga 2 hours before yung procession. So itong mga bulaklak na ito ay ginawa ng kanya-kanyang club. May mga women's club, mayroong mga sacristan. So yan, ang gaganda, di ba? Kanya-kanya silang design, kanya-kanyang bulaklak. Ayan o, yan ay gawa sa mga kreuter o yung mga herbs. Yung iba naman ay mga coffee bean, yung mga pinagamitan ng mga kape. So yung mga bulaklak na yan, rose, madalas yung rose na mga malalaki. Yan, gaganda. So 2 years din hindi nakapag-celebrate gawa ng pandemic, sabi ko kanina. So excited yung mga tao. Sabi nga nila before, sobrang wide daw ng mga pag-arrange nito, yung carpet na yan, malapad. Ngayon daw ay medyo hindi masagana yung ani ng mga bulaklak. Kaya ganyan lang siya ka payat or ganyan lang siya ka ano. Pero sa akin ang ganda nan, mga 1 meter at ang sukat every ano niyan. So ito represent to na mahal na mahal nila si Jesus Christ. So yung sinasabi nila na ang Germany ay maraming mga hindi naniniwala sa Panginoon. Pero sa akin, parang hindi ko naman nakikita yun. Siguro yung iba hindi lang dinideclare yung pagiging religious nila or Christian nila, dahil automatic kasi dinideduct sa sahod mo yung tax ng simbahan. Kahit anong religion ka pa. Pag i-declare mo, for example, Catholic ka, pag i-declare mo na Catholic ka, automatic every month makakaltasan yung sahod mo, mapupunta sa simbahan yung tax. Kaya marami talaga ang nagde-declare na wala silang religion dito sa Germany. May mga kakilala nga ako sa Pilipinas na nagtatrabaho din dito sa Germany, hindi nila dinideclare na ano sila, Catholic sila, kasi malaki kasi ang tax. Pero nagsisimba sila linggo-linggo. Nagbibigay lang sila ng donation sa simbahan. Pero kung ito total mo doon sa ano, naka-register sa halimbawa sa munisipyo, kaunti lang yung mga Catholic or Muslim ba, kaunti lang yung nagde-declare ng ganun. Gawa nga nung automatic na didedact sa tax. Malaki pa naman yung iba, 50 euro, yung iba 40 euro. Yung sa akin dito, dineclare ko kasi hindi naman malaki ang tax dito sa simbahan. Sa akin, nakakaltasan ako ng 16 euro. So punta na tayo sa simbahan, guys. Thank you.
Jesus, du guter Hirte, Jesus, du Stifter des Friedens, Jesus, du Trost der Trauernden, Jesus, du Zuflucht der Folgten, Jesus, du... sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir. Herr Jesus Christus, zum Abendmahl mit den Jüngern versammelt. Du, Herr, stehst am Weg deines irdischen Weges. Du, Herr, blickst auf deinen drohenden Tod. Du, Herr, nimmst deine Hingabe am Kreuz vor. Thank you.
Sie wollte ja auch.